fact, what NDRRMC is doing now is just counter-checking or validating the implementation of their preparedness. Yan po ay tinututukan ng ating preparedness cluster. At hindi lang po ito yung wardi-wardi na preparasyon. Meron po mga templates yan, merong listo ang ating DILG wherein nandoon yung kanilang minimum requirements, a check-off list of the minimum requirements of what they need to do in a situation whether they are in the red zone, ibig sabihin critical, orange, or yellow. The secretary is here of SILG, personally looking into the compliance of our local government officials on that list of project. Sir? Yes, at marami na rin pong mga local government units, nagpapasalamat din tayo sa kanila, nag-i-invest na talaga sa disaster risk reduction. Kahit nga sa BUB na ginagawa ng DILG, na dati-rati nakatutok lahat sa poverty reduction, marami na rin request na lumalabas ngayon na DRR ng kailangan nila, lahat ng pwedeng mga kagamitan at paghahanda para sa disaster risk reduction ay ibig sabihin ang awareness level ay pataas ng pataas sa pangangailangan na kailangan maprotekta ng bawat komunidad. At nagpapasalamat tayo sa mga local chief executive na may mga initiative na gaya nito at dapat marami pang ginagawa na activity. Gaya sa province of Isabela, pag may signal na po, may ordinansa na sila, bawal na magbenta ng alcohol. Wala nang dapat nagiinuman dahil historically, marami pong nadidisgrasya dahil lasing, nalunod o anumang sitwasyon dahil sa kalisingan. At magandang ginawa nila at sana lahat ng probinsya ay magpasa ng ordinansa na gaya na ginawa ng province of Isabela at nakarehistro lahat ng kanilang mangingisda. At pag may warning pa lang, nag-i-issue na sila ng food pack para hindi na mag-isip lumahod, para makain ka nilang pamilya, inuunahan na po nila. We need more of this now from the local governments at kailangan na kailangan ng tutulungan dito ang local government unit at alam nila yung condition sa baba. At ang national government naman ay handang-handa mag-ipag-partner sa kanila at magbigay ng tulong sa ating mga local na pamahalaan. Meron pa po tayong mga katanungan? Kung wala na po, kami po'y taus-puso magpapasalamat sa inyo sa ating mga kabalikat dito sa pagmumonitor at pagbibigay ng mga informasyon sa ating mga kababayan. Ngayong gabi po, atin pong tutukan pa rin yung ating mga kababayan kung saan dinadaanan ni Lando. At kung ulitin ko lang po, kung meron po tayong mga informasyon, ipasa lang po sa atin. At gusto ko rin po sana palang sabihin ngayon na yung atin pong text blast system doon sa mga lugar ay gumagana na po. So, pakiligay lang po sa amin ang feedback doon sa mga probinsya na doon sa Northern Luzon. Dapat natatanggap nyo na po yung mga text blast, mga notifications at warning na dala po to doon sa batas na dapat nag-iimpormahan yung ating mga kababayan. So, with that, sorry, hashtag. Again, doon naman po sa ating mga kababayan na mahilig sa social media, when you get to the hashtag LandoPH, yan po ang ating pamamaraan na tayo pang makapag-ugnayan. Makakuha po kayo ng mga informasyon sa mga developments tungkol kay Lando. Ulitin ko, hashtag LandoPH. Pati na rin po yung website ng NDRRMC, pumasok po tayo doon sa website na yon at may link po doon kung saan tayo makapag-tulungan. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat.